dala silang ninang. Pero ito na nga, two teams natin ng Gamelab versus Empire of Champions sa ating comment section. Sa mga supporters ng both teams, huwag niyo pong kalimutang i-support yung inyong team by sharing our live stream sa mga ML groups o kahit sa mga kaibigan or tropa niyo, huwag niyo silang kalimutang i-mention. And ating tournament, hatid sa atin ng ating sponsors. We got Dito Telecom Unity, Lupon WXC, and G Armory. Dito Telecom Unity na very convenient dahil pwede mong mabili either Shopee or Lazada. Syempre hindi lang yon, meron din sa ating mga physical stores. Talagang very convenient yung kanilang promos or sulit kumbaga dahil sa loob ng 30 days with a Dito Level Up 99. Meron kang Open Gig 7 data na may kasamang call and text. And dito na pwede mong gamitin for streaming, surfing, and game time. Todo na dito with Dito Telecom Unity. Nako, todo na rin kasi yung efforts sa may bandang gitna. Makuha lang yung Litho Wanderer. Pero wala mo nang ano, wala mo nang sagot, men. Kalmalicious lang yung Gamelab dito. Empire of Champions talagang gigil, niretri pa. Yun nga. Niretri. Ang gusto talaga nilang kunin kahit yung small objectives, small every small thing matters para sa side ng Empire of Champions. Pero appreciate Gamelab, small things. Yun nga. Pero ito talaga. Mukhang may pinapatamaan ka. Mukhang ano ha, may pinaghuhugutan ka ng mga small things. Small things na yun, parang ito ako ha. Depende yan, depende yan. Depende sa kung ano yung pinag-uusapan. Oo. Pero dito sa ating bottom lane, talagang matagal na bakbakan dahil parehong, kahit na more on damage yung Benedetta and Paquito, more on sustain din nila. Pero dito sa ating middle fight, mapapa-atras si Anthony and maagang flicker yun, or rather, actually tama, maagang flicker or resources yung ginamit doon ng Emperor of Champions para nga lang makatakas, lalo na alam naman natin yung decimate or ultimate ng isang Martis, ano? Basta alam niyang saktong-sakto na, pwedeng-pwede ka talagang bigyan. And actually, ang ginagawa ng Emperor of Champions dito is dominating the early game. Na talaga, alam kasi nila eh, Gamelab, naku, mahirap pagka nakaipon na yung Martis, lalong-lalo na grabe yung mga ano niyan, yung mga crucial na pasok talaga niyan. Pero Doc, uy, naka-rapid boot si, ano, si Dokmin dito. Mukhang wala siyang pakialam sa kukunatan kasi alam niya na kayang-kaya niyang pitasin agad. Pero sa may bandang, di ko alam kung saan napitas yun. But that's going to be the fastest kill of the game. Off-cam kill. Pero retrihan! Takinaga pa rin ang makakuha. Meron tayong electro final blow. Hinahabol si Jay ni Xbox. Xbox mukhang may ipit pero pasok naman dito. May petrify nga lang yung mga tropa dito from the side of Ember Champions. Pasok si Takinaga. Makakakuha ng isa. Ganun siya ka-dedicated na talaga namang bigyan yung mga members ng Emperor of Champions. Now, Dokmin, tamang dash out lang mga mamin. Pero Aizawa, nako, sabik nang bumawi. Shadow Stampin. Wala mo naman. Nahila lang. Nahila lang. Nahila lang pero walang damage or follow-up damage coming from Gamelab dahil nabuhos na nila kanina. Pero ang gandang pita sana nun kay Xbox. Xbox na palalim masyado. Kaso nga lang, hindi pumayag yung team Gamelab na wala silang bawi. And dito sa ating bottom lane, mukhang bakbakan din yung nagaganap. Pero hindi na itutuloy ng ating 2XP laner dahil alam naman natin, puro kaso nga lang si Davin na-cancel or hindi nga napatigil lang yung kanyang Alecto final blow doon sa bottom lane. Nako. Tigil na muna ang ating mga bakbakan. Pero kasi 3 minuto na and Team Emperor of Champions ang mukhang lumalamang dito sa ating map control. Pero Team Gamelab, agad-agad naman nabawi yun. Almost 1K na yung kalamangan ng Team Gamelab at talaga namang lumulobo pa ito. Dokmen ako, anong gagawin niya? Pero alam kasi ni Anthony Liodones yan eh. Ay nga, tol. Aware sila na nagtatago doon si Dokmen dahil yun naman talaga yung mga play or play style ng Team Gamelab lalo na't meron silang Kaja. Pero ito na nga, Aizawa, talagang mamba or talagang minamando lang yung mga miyembro dito ng Empire of Champions. Lalo na't ilang segundo na lang, magre-respond na naman yung ating pangalawang turtle and every death matters dahil pwedeng i-take advantage yun ng kalaban nila kung sakaling kulang sila upcoming objective. Pero ito na nga, heavy speed. Aizawa! Plus call ka. Napabalik! Mga resources na nagamit. Numinum Blast, walang tatamaan. Hindi na kinumit yung kanyang flicker dahil wala rin namang follow-up damage na manggagaling sa Emperor of Champions kung sakali mang may tamaan yung kanyang Numinum Blast. Naku, Numinum Blast, napakaganda naman talaga. Pero, oops, look at the damage coming in from Xbox versus the Bean. Pero kasi, ito na nga ba, Takinaga talaga namang dancing-dancing lang siya dito. Pero Lin, ano gagawin niya? Niretri ba? Yes, niretri. Niretri na Takinaga, though may turtle. Pero kasi alam nila na aabot pa naman ng cooldown time yung ating dance sa may bandang turtle. Uh-oh. Mga kaibigan, kung saan nandun na si Dokmin, nandun na rin si Liodones. And actually, pero kasi ang pinaka magiging laban lang dito, parang pro-con,
ano yung zoning out lang? Pagaling nga mag-zone. Pagaling nga mag-zone. Team Gamelab, kailangan nilang i-delay yung turtle na sinisimula ng Empire of Champions. Gayong wala pang retribution dito yung side or yung sikat take na aga mismo. Pero limang miyembro, numinom blast. Merong flicker na tatama or kasumalang hindi tinamaan dahil Ashura Auran nang galing to kay Martis. Hindi tinablan ng Numinum Blast or crowd control skills and yun na yung suppress coming from Kaja. The Bean, mapapas lang pa nga. Naging advantage pa yun para side ng Gamelab. Sila na yung nakakuha ng turtle. Nakakuha pa nila yung buhay ni The Bean. Nako po, take a look at this instant replay. Kitang-kita naman natin, ladies and gentlemen, yung magandang pagpasok ng Gamelab doon. And talaga namang nahuli pa si The Bean. May turtle na at may mga pick-offs pa silang nakuha. Pero kasi Emperor of Champions, sabi dito ni Animaniac. Emperor of Champions, nag-champion na buba sila? Hindi pa. Pero meron na silang panalo dito sa ating Just ML Cup Rivals of Kings. And eto na nga sa ating top lane. Kumpulan yung mga membro ng Empire of Champions. Dahil nandun or aware sila na mayroong kasama si Yukizi. And ayaw nilang ibigay yung tore nila dun sa top lane ng ganong kadali. Pero dito sa ating purple buff ni Paring Rin, talagang dinidelay siya dito, tol. Ilang beses na nating nakita, every time na magre-respond dito yung blue buff or purple buff ni Paring Lil, nandun kagad, nakapwesto kagad yung mga miyembro ng Gamelab. Agad ang gustong gawin ng Gamelab dito para naman may abante sila. Pero teka lang, look at the damage coming from Xbox, pero pwede kang bigyan ni Lil. Ito na nga ba, luckily meron siyang flicker, naipit naman. Pero Feather Air Strike ang tatapos sa kanyang buhay. Look at the damage ka output coming in from these members. Pero sabi ni Aizawa, huwag ka nang tumakas pa. Electro final blow ni The Bean. Mukhang nagkamali siya ng entry doon. Naku po, Luminum Blast walang tatamaan. Look at the damage output coming in from Origami. Pero yun oh, kalahati agad yung buhay ng Iridil. Yun talaga yung dapat nilang iwasan from UTZ. Yung kanyang mga long shot, lalo na't malayo yung si Paring Lolita para protektahan yung kanilang marksman dito. Pero 2-1 exchange in Pigbor sa side ng Gamelab. Kahit nandun pa sa tore yung mga miyembro ng Empire of Champions, ganun ka-confident ngayon yung team Gamelab dahil alam nilang may kakayanan na sila na makipagsabayan kahit nando pa sa tower side. Pero ito na nga, concede play coming from Empire Champions, pero hindi na itutuloy pa lalo na't meron ng turtle. Impossible na naman na yung side ng Gamelab yung makakuha nito kung hindi na naman mapipigilan or kung hindi na naman mai-stun yung jungler ng Gamelab na si Take Naga. Ako po, Take Naga, ano kayang gagawin nila dito, Docman? Tamang Ring of Order lang. Pero kasi ang bibigyan una muna kasi si Xbox na makulit. Now, Take Naga versus Lil. Pero nag-heavy spin. Tapos talaga namang si Narco sa mukha, mga kaibigan. The Bean, makakatakas nga ba? Yes, indeed. Nako po, Origami, kailangan mo na mag-back dahil nandito na yung tropang Gamelab. Meron pa bang kadena ng ginto? Wala na. At makakatakas pa nga si Origami onto the side of the Team Emperor of Champions sa kamay ng Gamelab. 2-1 exchange in favor na naman para sa side ng Gamelab. And sila pa yung nakakuha ng turtle. Ang problema lang para sa side ng Gamelab, Emperor of Champions, Origami, alam niyang hindi pa nila kaya makipagsabayan sa clash. So humanap siya ng ibang way para makagain ng gold. And yun yung basagin, yung middle tower dito ng Gamelab. And alam naman natin na pag nabasag kagad yung middle tower, magiging open yung inyong mga jungler monsters, yung inyong purple or either yung red buff. Kaso I don't think na Emperor of Champions meron silang kakayanan para agawin yung purple buff or yung buffs dito ni Paring Take Naga. Gayon lugi pa rin sila in terms of equipment and syempre pati na rin sa gold. Talaga naman, pero kasi team Emperor of Champions, nako, gusto ko yung mga playstyle nila nito kasi bumabawi talaga sila. Xbox, nako, nako po. Ay, luckily meron siyang flicker. Pero sa may bandang gitna, nakikita natin yung bakbakan dito, Docman. Sino yung kinakahilain niya? That's going to be Lil. At si Lil bagsak na dito sa kamay ni Yuke TZ for the killing spree na ang person natin. Pero sa may top lane, makakabasag lang naman Origami? Xbox, optic lang, delikado ang buhay ni Anthony Leodones and Xbox ni Origami. Pero luckily, Xbox, tingnan natin mga kaibigan kasi si Take Naga nandun lang din naman. Killing spree for Take Naga. And tingnan mo yung position ni ni Yuke TZ. Nag-aabang lang Uy, pwedeng may tamaan. Ay, wala. Di pwedeng pumasok basta-basta yung mga miyembro dito ng Emperor of Champions. Gayong Whisker o yung shotgun yung Yuke TZ. Uy, grabe yung sakit ton. Pag namali ka ng pwesto or namali ka ng daan, talagang pwede kang bigyan. And Take Naga, talagang matapang na matapang. Alam niyang hindi siya mahuhuli dito ng mga crowd control skills from Empire of Champions. Gayong meron siyang Ashura Aura dito. And yung unang Lord natin, rather, ay magre-respawn na. And Emperor of Champions, kailangan nila i-contesto. Uy! Napakasakit. Sabi ko na
yun ang balak dito ni Yuk TZ. Pero nandito na again yung ating Lord for this game, number 2. No contest pa rin for the side of Emperor of Champions. Hindi pa nila kaya. Hindi pa nila kaya. Hindi nila mahanap yung tamang breathing dito, mga kaibigan. Yung breathing style, kung water ba, air ba, fire ba. Pero kasi eh, yung firepower ng Team Gamelab talaga namang burst na burst as Jay falls down into the hands of our team of Gamelab. Pero kasi the main, medyo may ipin siya dito ng konti. Takinaka with the Azure. Pero wala mo nang mangyayari, min. Wala pa din. Wala pa rin lang talaga dahil Emperor of Champions. Aware sila na meron pang Cold Altar dito si Aizawa. Tinamaan si paring Dokmen. Cold Altar was used. Kaso magiging enough ba yun? Nandito na si Takenaga, Shura Aura, hinahabol ngayon si Origami, hindi tatama o hindi magiging enough yung kanyang Mortal Coil. Meron pa siya ditong Decimate Assault Lane, yung kanyang panibagong target dito. Kaso nga lang yung damage ni Origami, talagang masakit na rin. And Anthony, grabe, siya pa yung tank dito para side ng Emperor of Champions, pero pinupunit pa rin siya ni Yuke TZ and a triple kill. Kaso nga lang shot pinasok by the Bean. And two members were slept from the side of Emperor's Champions. Mukhang gusto nila talagang habulin dito si Xbox. Kaso nga lang hindi na mangyayari dahil yung Lord, kailangan na nilang depensahan yung kanilang inhibitor turret dito sa bottom lane. Magandang depensa ang ginawa ng Emperor of Champions doon. Pero kasi hindi mo na makakapenetrate ng any turret yung team ng Gamelab dahil medyo naghiccup sila. Naubo dun sa teamfight na yun, mga kaibigan. Kaya naman nakalamang ng konting Emperor of Champions. Pero ngayon kasi buo na sila ulit. Sabi na, okay, bawi tayo mga mamenlail. Kailangan niya ng mag-ingat dito. Takenaga, tamang cross lang. Pero Xbox, tinatambayan niya talaga, no? Yun talaga, tol. Takenaga, talagang matapang na matapang. Basta meron siyang Azura Aura, talagang pwede niyang frontahan yung mga miyembro dito ng Emperor of Champions. Lane, heavy spin, ginamit niya. Pero with a divine judgment coming from Dokmen, and nakuha pa nga ni Yuke TZ yung kill na yon. Talagang tanggal yung kunat mo sa basic attack pa lang ng isang Beatrix. Item check tayo direct. Gaano na baka sakit dito ang isang Beatrix? Meron ng Hunter Strike, meron ng BOD, Aseptasis, and syempre, Malefic Cobror. So, isang item na lang yung hinihintay dito ng ni Yuke TZ para makompleto yung kanyang mga equipments dito. And sa tingin ko, hindi na magde-defensive item to. Talagang pure damage yung balak gawin ni Yuke TZ. Oh, Electro Final Blow. Jay is down. The Bean, tinatry yung kanyang very best dito para naman talagang bumawi. Pero kasi nahatak pabalik si The Bean, mga kaibigan. And now looking at Xbox, sabi niya, okay, pupush lang ako dito ng Torre, mga kaibigan, din si Lil. Naku po, may heavy spin ba siya? Wala siyang heavy spin, men. Dokmen, nandun lang din naman to the rescue. Pero eto na, pasok si Xbox, bumalik lang din. Luckily, walang ano, kadenang ginto si Dokmen to na. If ever, delikado si Origami. Ito na nga, tipi-tipi na lang yung ginagawa dito ng Gamelab. Uy, grabe! Magre-respawn na Lord na ata yung magdidikta para sa ating laro. Emperor of Champions, do or die na tong Lord na to sa tingin ko. Lalo na kailangan nilang i-contesto dahil isang tori na lang yung natitira para sa side nila para depensahan yung kanilang Nexus Tower. And kahit na meron silang Parsa and Jade with the better of Airstrike, I don't think nakakayanin nilang depensahan, lalo na talagang pinapasok sila kahit nandun pa sila sa base militar mismo nila. Ito na nga, Dokmen, inaabangan lang. Kahit si Lil pwede niyang bigyan, and kahit si Anthony, kahit gaano pa kakunat yung mga membro dito ng Empire of Champions, enough na yung damage ni Yuke TZ para tunawin sila. Tunaw nga, mga kaibigan. Oh, pero teka lang ha. Yung team ng Emperor of Champions, mukhang may binabalak sila dito. Si Lil nandun lang sa may kabilang banda. And alam na rin to ng Team Gamelab. Kaya naman talagang tinambayan. Oops, sinong target? Target ni Aizawa doon, si Benedetta. Pero kasi tatlong miyembro laban sa apat. Nako, gawin mo ng lima, mga kaibigan. Pero kasi lilikuran lang pala ni Xbox ito. Yuke TZ goes in. Meron tayo ditong teamfight na nag-escalate. Aizawa, mababamatay nga ba? Pero napili na mag-alt. Altar, looking at the scattered teamfight dito, mga kaibigan. Muntik pang may mamatay. Pero kasi look at the damage coming in from Yuke TZ. The Bean, sa may likuran. Nako, katapusan mo na atas. Naipiririt. Pero si Xbox, lipat naman agad tayo doon. Wala mo na mangyayari. Naibit si Jay. Jay, delikado siya dito. Sino makakasalubong niya? Wala. Luckily, makakatakas pa siya. Takinaga, binabanatan dito. May heavy spin. Wala. Immortality pops out. Here goes Xbox, mga kaibigan. The Bean, mabubuhay pa rin. Grabe naman tong Lord Dance na ito. The Bean is down. Origami, medyo delikado yung buhay niya. And Xbox, ano pang gagawin nila dito kundi naman talagang pumalag-palag sa mga poke na ginagawa ng Empire of Champions, bro. On. Yun nga, Origami, tuloy-tuloy yung arangkada. Kaso nga lang, mababasag na dito inhibitor turret ng side ng Emperor of Champions sa taas. Kailangan nilang umuwi. Pero enough naman yung space and time na yun para sa side ng Gamelab para kunin yung ating pangalawang Lord. And eto, kailangan depensahan ng Emperor of Champions.
Pero sa tingin ko mukhang hindi na, kailangan hintayin pa ng Gamelab yung paparating na Lord dahil kayang-kaya na ata nilang basagin yon. Pero X-Back masyado ka atang malalim. Heavy Spin ginamit na rin ni paring Akai and Aizawa. Hindi pa ginagamit yung kanyang Cult Altar. Meron pang resources dito yung Gamelab. Pero 4v5 match, magiging or madidepensa na naman ba to ng Emperor of Champions gayong walang XP laner yung side ng Gamelab. Lord, kailangan nilang depensahan to. Wala pang Feather Airstrike. Si paring Jay, Origami, mukhang enough naman yung kanilang damage dito. Kaso nga lang, wala na silang Tore. Wala nang pwedeng dumipensa sa kanilang Nexus Tower. Naku po, Team Emperor of Champions, delikado yung kanilang base. Pero kasi with that Feather Airstrike, ma-zone out pa yung mga members ng Gamelab. And as you can see, Aizawa, pinupok lang talaga ng damage dito ng Team EOC. Pero kasi, delikado pa rin yan, Min, eh. Pag talagang nakahanap ng atake si Dokmin, ilista mo na. Ilista mo na talaga dahil paghatak niya, panibagong hatak na naman, kung didikit sa Shadow Stampede ni paring Paramis mamaya. So, delikado talaga kung sino yung pwede nilang makuha dito. Naabangan natin yan. 8,000 kalamangan para side ng Gamelab. Heavy Spin was used kay paring ito na, ito Fall of Altar. Ginamit na rin with a Feather Strike. Coming from Jay Dokmin, kailangan niyang umuwi. Wala na siyang immortality dito. Pero 1v1 situation, Dabin, mukhang hindi natatagal yung kanyang pag-sustain dito. X-Back, sinusustain din and mabubuhay pa naman siya. 4v5, in terms of numbers, lamang dito yung Gamelab natin. Tatapusin na ba nila to? Dahil aware sila na wala ng resources dito yung Emperor of Champions. Excluder or pwera na lang sa Numinum Blast ni paring Lolita. Kaso nga lang na-cancel pa yun. Uy, uy, uy. Pero teka lang mga kaibigan, mga kabawi pa Emperor of Champions dito. Looking at that sniper coming in from Yoke TZ. And again guys, sa lahat ng supporters ng Gamelab and Emperor of Champions, huwag nyo pong kalimutan na i-share yung ating live stream para naman maipakita ang inyong support sa Gamelab at sa kuponan ng Empire of Champions. Yun nga, mapa-team Facebook or mapa-team YouTube. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe kung kayo ay nanonood sa ating team YouTube. And para naman sa ating mga viewers from Facebook, huwag nyo pong kalimutan mag-follow with the exclamation notify dyan sa ating comment section. And syempre, kailangan meron kang sharer badge para kasali ka sa ating giveaway na mangyayari. Pero eto na nga, 17 to 8 yung ating CDA. And grabe yung ginagawa dito ng Emperor of Champions. Talagang lumalaban, pumupuso. Kumbaga, kahit na ang laki ng kalamangan dito ng Gamelab, nakita naman natin kanina, kaya pa rin nilang makipagsabayan. Meron pa rin silang capability na bawasan yung mga buhay dito ng Gamelab. And ito sa ating top lane, X-Back masyado atang malalim si paring Dabin dito. And X-Back aware siya na nandun yung ibang miyembro ng Emperor of Champions, kaya hindi niya na i-overextend pa. Pero ito, pwede siyang bigyan dito. Tatlong miyembro ng Emperor of Champions, delegado dito. Ako, si paring X-Back, lalo na't pa-respawn na yung ating pangatlong Lord. And nakapwesto na doon yung ibang miyembro ng Gamelab. Ako po, delegado ang buhay ni X-Book dito. Meron tayong Petrify. X-Book nga bang pinakabibigyan dito. Four members ang nag-invest kay X-Book doon, ladies and gentlemen. And wala na magagawa yata dito yung Emperor of Champions pagdating sa Lord dahil nga naman napakabilis. Pero Lail, with the heavy spin ako, hindi niya aabutan. May ultimate, yes indeed. And the Lord will still go on to the side with the team Gamelab. Conceal play na pagkatapos noon. Tanginaga, naghanap na si Dokmin ng pwedeng mahila. May flicker pa siya, pero maiistan. Here goes the members, Numinun Blast. Kinasanat, dalawa yung tatamaan dito from the side of the team Gamelab. Pero kasi may Cult Altar naman para masustain. Pero kaya nga ba? Pero look at the damage coming in from Yuke TZ. Free hit lang yung tropa natin. Mga kaibigan, now Takinaga galit. Nagalit na siya dito, paring Brokon. Galit na galit talaga. Kaso nga na makaka-atras na yung tatlong miyembro dito ng Emperor of Champions. Nakuha pa ng Gamelab yung Lord. And rumarampa na nga sa middle lane. Mukhang hindi equalize yung naging exchange na yon. Nakuha nila yung buhay ni Dokmin. And syempre ni X-Back. Kaso nga lang, apat na miyembro pa yung buhay para sa side ng Gamelab. And buhay na naman si Lail. Pero madidepensa ba nila? Medyo makunat na yung ating Lord na ito. Fortunately, meron silang Feather Airstrike and syempre yung Alecto final blow na pwede manggaling kay Dabin para i-clear yung minion wave na paparating dito sa kanilang base militar. And Gamelab, hindi na nila ipipilit pa. Alam nila na meron ng item dito, si Origami, and same as Jay, talagang pwede na silang tunawin. And Origami with the immortality, mukhang kailangan talaga mag-hesitate ng Gamelab kung gusto nilang ipuwersa or ipilit na tapusin yung laban na to. Nako po, 19 minutes mark, isang minuto na lang tatagal na yung mga death timers ng ating mga teams. Another waiting game ulit ito sa ating Lord. Pero si Lil, nakita ni Yoke TZ mga kaibigan, nagpalit na ng sniper, nagpalit ng baril. Item check daw tayo, item check tayo direct.
may item na talaga, tol. Mukhang hindi na nagmamatter dito yung gold difference. Gayong sabi mo nga kanina, papalapit na tayo sa TikTok timer. So, pag napas lang ka dito, talagang matagal-tagal yung iyong hihintayin bago makalaro ulit. And hindi na nag-boots dito yung ating dalawang marksman going for that immortality and syempre full damage. Mukhang magkakatalo na lang to sa execution and syempre sa objective na pa-respawn mamaya. Ako po, objective-wise, talaga naman. Actually, yung gold, hindi na mag-matter yan ngayon. And same as with itemizations kasi papalit-palit na lang yung mga teams na yan eh. Ang pinaka magiging factor na lang dito is, kumbaga, patience na lang. Patience. And decision making. Yun nga, delikadong magka-error dito. Kahit sino man sa kanila, pag napas lang sila dito, talagang matagal yung kanilang hihintayin. Gayong sasakto or hindi nasasakto yung kanilang pagkabuhay sa pa-respawn na Lord. And eto, concealed play coming from Team Empire of Champions. Naghahanap ng pwedeng mahuli. And Anthony with Lolita, kailangan niyang protektahan talaga dito si Origami and ma-set up ng maayos or tama yung kanyang Numinon Blast dahil ilang beses na nating nakikita talagang naka-cancel out yung kanyang Numinon Blast dito ni paring Xbox and syempre ni Takenaga. And 14 seconds. Ang ating hinihintay, magre-respawn na yung ating Lord. Pang-apat na Lord na naman ba to para sa side ng Gamelab o Empire of Champions, sila naman yung kukuha ng Lord na to. Tingnan natin yan as the Lord will now respond sa ating Land of the Dawn. Makikita natin ito mga kaibigan, 21 minutes, lahat ng kill ngayon, eh very crucial na dahil sobrang tagal na ng ano dito, dead timer, pero Aizawa, though malambot siya, sabi niya wala siyang pakialam dito, okay lang, sugod lang ako na sugod, man. Ako delikado si Aizawa dito, kailangan niya makatakas, look at the damage, output coming, uy, nakakumit yung Gold Altar mga kaibigan, medyo natakot ng konti. Pwede kasi siyang bigyan doon, tol. Ayun na nga. Wala na po. Kaso, walang Cult of Altar yung side ng Gamelab. Kaso nga lang, suppress coming from Docman. Nahuli doon. And mapapas lang paata si Anthony. Kaso with the use of Flicker, mukhang makakatakas pa naman. And Xbox, siya ata yung mabibigyan. Numinum Blast, aabot ba? Kaso nga lang, patay. Zabin, unstoppable by Yuke TZ. Prehit na prehit. Kahit walang Cult of Altar, talagang matapang na matapang. And Renner, long shot. Tatama pa kay Jay. And Feather Airstrike, winners na lang yung mga member dito ng Gamelab para mag-back out. Pero another Lord na naman ba para sa side ng Emperor of Champions. Gayon, kailangan umuwi ng mga miyembro ng Emperor of Champions para depensahan yung kanilang base militar dahil nandun pa yung segue potential ni Xbox. Naku, nahihirapan na rin mag-pierce through yung mga damage ng Gamelab against Emperor of Champions. Oh, teka lang, Mena! Katiin ang ginto. That's going to be Origami. And this is it. Pag napatay yung ating Iritel, ladies and gentlemen, now, Anthony Leodonis is down as well. Hindi na maglo-lord yung mga members ng Gamelab dito. Docman ang susunod na bibigyan ng ni Jay. Pero kasi, men, wala na silang pakialam dahil 5 versus 2. Matagal pang mabubuhay yung mga members ng ibang Emperor of Champions. Ladies and gentlemen, now, si Lane na lang ang nadidirang dumedepensa. Same as with Jay. And this is it. Game number 2 will be going on to the side of the team. Gamelab talaga naman, men. Napatagal pa 20 minutes. Yun nga. What a sweep from Team Gamelab, pero well played pa rin naman para side ng Emperor of Champion. Pero going on to our post-game analysis, mukhang hindi naging effective yung double tank setup from the side of